faith. And my God is powerful. And my God is in charge. You can't fire him and he'll never retire. Thank you. Gusto mo bang manood ng mga movies na nakaka-inspire o nakaka-encourage kahit tayo ay nasa panahon ng krisis? Maraming mga faith-based movies ang pwede nating pagpipilian. Pero sa video na ito, ay magbibigay lang ako ng 10 Christian movies na dapat mong panoorin. Pero bago yan, pakilike ang video na ito at mag-subscribe ka na rin kung hindi ka pa subscriber. Number 10, God's Not Dead. Ito ay isang storya tungkol sa isang college student na si Josh Witton na may philosophy class kung saan nagtuturo si Professor Radisson. Na-require ni Professor Radisson ang kanyang mga estudyante na mag-submit ng statement na nagsasaad na God is dead. Ang sasang-ayon sa professor ay makakapasa sa kanyang subject. Fill in the papers I've just given you with three little words, God is dead. Pero si Josh, bilang isang evangelical, ay tumanggi sa alok ng professor pagkatlabag ito sa kanyang paniniwala. Hinamo naman siya ng professor na i-defend ang kanyang paniniwala. Magkakaroon ng debate tungkol dito at ang buong klase ang magdidesisyon kung sino ang mananalo. Ang kwento ng God's Not Dead ay umiikot kay Josh at Professor Radisson pero mayroon ding mga subplots na natcha-challenge ang mga paniniwala ng mga karakter na God's Not Dead. Sa katapusan ng pelikula ay kinanta ng The Newsboys at God's Not Dead para kay Josh. Number 9, Fireproof. Ito ay kwento ng mag-asawang si Captain Caleb Holt at Catherine. Kwento ng mag-asawang laging nag-aaway at di magkasundo. Hindi nila maintindihan ang isa't isa. Sa isang matinding pagtatalo, gusto na ni Catherine na tapusin ang kanilang pagsasama. Sa magulo nilang pagsasama at parang divorce na ang patutunguhan, sinabi ni Caleb sa kanyang ama na si John ang kanilang sitwasyon. Chinallenge ni John si Caleb na mag-commit sa 40-day test na tinatawag na The Love Dare. Bawat araw sa loob ng 40 days, may babasahin si Caleb sa Love Dare list at gagawin niya ito. Day 1. The first part of this dare is fairly simple. Although love is communicated in a number of ways, our words often reflect the condition of our heart. For the next day, resolve to say nothing negative to your spouse at all. Very powerful ang movie na ito para sa mga problemadong mag-asawa at hindi magkasundo. Tungkol naman sa 40-day Love Dare Challenge, pwede nyo itong i-download sa internet para maging guide nyo. Number 8, Facing the Giants. Ang pelikula na ito ay puno ng aksyon at drama tungkol sa isang Christian high school football coach na ginagamit ang kanyang pananampalataya para harapin ang mga higanting pagsubok at pagkabigo. 6 years ng coach si Grant Taylor sa Cielo Christian Academy pero wala pa silang winning season at napag-alaman niya ang gusto na siyang patalsikin bilang coach. Pinanghinaan siya ng loob sa kanyang sitwasyon at humingi ng tulong sa Diyos. Sa kagustuhan na magkaroon ng football team na may purpose, hinamon niya ang kanyang mga players na maniwala sa Diyos para sa mga imposibleng bagay on and off the field. We need to give God our best in every area. And if we win, we praise Him. And if we lose, we praise Him. Dito natin mapapanood ang nakaka-inspire na The Death Growl. Number 7, Courageous. Mula sa sumulat ng Fireproof at Facing the Giants, ang Courageous ay tungkol naman sa mga ama o tatay. Ito ang storya ng 4 na law enforcement officer na handang ibigay ang kanilang buhay para sa kanilang tungkulin na to serve and protect. Handa man sila sa pagharap sa hirap ng kanilang trabaho, walang sino man ang handa sa hamon na kinakaharap nila sa kanilang tahanan, ang pagiging ama. Gaano man sila kagaling sa kanilang trabaho, pero pagdating sa kanya-kanyang pamilya ay parang may kulang. Sa Father's Day Church Service, gumawa sila ng resolusyon at inanyayahan ang lahat ng ama sa kongregasyon na maging godly influence sa kanilang pamilya. I read to you this resolution that was written and signed by the four men standing behind me.
highly recommended ang movie na ito para sa mga ama. Number 6, To Save a Life. Ang movie na ito ay tumatalakay sa mga real life issues ng mga kabataan ngayon, tulad ng peer pressure, family problem, depression at suicide. Dapat itong mapanood hindi lang ng mga kabataan kundi pati na rin ng mga magulang. Makikita sa movie na ito ang role ng bawat kabataang Kristiyano na tumayo sa kung ano ang tama at maging tulay sa mga kabataan na naligaw ng landas. Malinaw din ang mensahe sa movie na ito na ang bawat kabataan ay mahalaga at nangangailangan ng gabay sa buhay. Number 5, Do You Believe? 12 iba't ibang karakter na may iba't ibang pinagdadaanan sa buhay. Isang tanong na kung ikaw ay maniniwala sa krus ni Jesucristo, ano ang gagawin mo rito? Tandaan na ang pananampalataya ay hindi kailangan dapat isang ideya lamang o isang pakiramdam, ngunit isang paniniwala na nagbabago sa pamumuhay natin araw-araw. Ito ang movie na nagbibigay pag-asa kahit gaano pa kabigat ang kinakaharap mo sa buhay. Number 4, I Can Only Imagine. Ito ay inspiring at true-to-life story sa chart-topping hits ng Mercy Me na I Can Only Imagine. Ang kantang nagbibigay pag-asa at pagpapaalala kung ano ang magagawa ng tunay na pagpapatawad. Ito ang kwento ni Bart Millard na nagdurusa ng physical at emosyonal na pang-aabuso sa mga kamay ng kanyang ama. Hindi mabuti ang pagsasama ni Bart at ng kanyang ama. Si Bart ay palaging kasama ng kanyang kabanda na marami ding pagsubok ang pinagdadaanan. Ang kantang I Can Only Imagine ay naging triple platinum at mula noon, ang Mercy Me ay nagkaroon ng 21 hit songs at isa sa malaking Christian bands of all time. Number 3, Breakthrough. Noong January 2015 sa St. Louis, isang 14-year-old na si John Smith ay inampo ng mga Caucasian na si Brian at Joyce Smith noong maliit pa siya. Ito ang yugto ng buhay ni John na nagbibinata at may barriers ang relasyon niya at ang kanyang mga magulang. Isang araw ay nalunod si John sa lawa at inaasahang patay na ng ma-rescue. Ayon sa report, 27 minutes na in-apply ang CPR sa kanya pero walang nangyari. At sa pagdarasal ng kanyang ina, nagkaroon siya ng pulso. Ito ay nakakaantig at nakakaiyak na kwento ng pag-asa at pananampalataya na kahit anuman ang mangyari, walang imposible sa Diyos. Number 2, War Room. Ang mukhang perpekto na pamilya na puno pala ng problema ay naayos sa tulong ng matandang babae na si Clara. Ito ay tungkol sa mag-asawa na nasa kanila na ang lahat. Pero ang katotohanan ay masalimuot ang kanilang pagsasama at ang kanilang anak ang tiyak na maaapektuhan. Bumaliktad ang kanilang sitwasyon na makilala nila si Clara, ang naging gabay nila at nag-encourage sa mga mag-asawa na maayos ang kanilang pagsasama sa pamamagitan ng pagdarasal. Kung gusto mo ng movie tungkol sa kung anong magagawa ng pagdarasal, ito ang movie para sa iyo, War Room. And my God is in charge. You can't fire him and he'll never retire. Thank you, Jesus. Glory. Hallelujah. Number 1, Hacksaw Ridge. Ito ay true-to-life story ni Desmond Doss, isang World War II American Army medic sa panahon ng Battle of Okinawa. Dahil isa siyang Kristiyano at nasa army, labag sa kanyang konsensya ang pumatay. Dumaan siya sa pagsubok at persecution sa kanyang training dahil ayaw niyang humawak ng baril. Si Desmond Doss lang ang kaisa-isang army na nakatanggap ng Medal of Honor Award na hindi nakapagpaputok ng baril kahit isang beses. Ginawaran siya ng parangal dahil sa pagligtas niya sa 75 sundalo sa Okinawa. Nakaka-inspire din ang linya ng movie na ito na To Save One More na pwedeng isabuhay ng mga Kristiyano sa kasalukuyan.
Kabarangay, ano pang faith-based Christian movies ang sa tingin mo ay dapat kasali sa lista na ito? Isulat sa comment ang iyong sagot. Salamat sa panonood at paki-like ang video na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification button para maging updated ka sa susunod na videos natin.